Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ating programa sa One on One with Kuya Sanji. Kamusta po mga kalalawigan? Ako pa rin ngayon yung likod. Nakakasama niyo muli. Naging busy lang po nitong mga nakakaraang araw at buwan. Katatapos na halalan. Pero nagpapasalamat po tayo sa pong may kapal. Ang ating pong lalawigan ay na napakatahimik po. Peaceful election po ang naranasan natin. At nagpapasalamat po tayo sa lahat po na nakiisa, no? Naging tahimik po ang ating halalan. Mamaya po makakapiling po natin ang ilang panauhin natin dito sa ating programa. Live na live po tayo na napapanood sa ating FB Live ng Royal Cable TV6. Ipagsabi nyo na, good morning kay Sir Rodelio Elec. Good morning sa inyo lahat dyan, kay Kuya Liam, ang ating pong Vice President sa Kalambanga, no? Sa lahat po ng mga nanonood sa mga kasama ko sa Philippine Eagles, sa KB Mac, kay Kuya Benji Balubar, good morning po. At syempre kay ang dami, kay Jonas Oka, good morning sa inyo. At nga nitong nakaraang Lunes ay gusto ko po ikwento sa inyo na ang dami hong ginawa. Ang dami pong ginagawang paghahanda rin syempre ng ating mga kababayan, yung mga nanalo at yung mga hindi po pinalad. Talagang ganyan. Sa labanan, may nananalo, merong hindi po pinapalad. Pero ang gusto ko po sabihin sa inyo, kung hindi man kayo pinalad, maraming salamat po sa inyo. Dahil gusto niyo maglaan ng oras at sarili niyo para sa mga kababayan natin sa bayan. Kaya saludo po ako sa inyo. Marami pong salamat sa inyo dahil niaalay niyo po yung inyong sarili. Hindi po kayo natalo. Kayo po ay naglatag ng programa at siyempre, kung kinulang ay kinulang po ang trust ng ating mga kababayan, siguro sa susunod na mga panahon ay bumalik po kayo. Tignan po natin, no? At syempre doon sa mga nanalo, ibig sabihin ang mandato po ng tao ay binigay sa inyo, pinagtitiwalaan kayo at may inaasahan po sa inyo, no? Kami po sa Kalambanga Matikas Eagles Club, sa aming grupo, kasama ko po yung ating mga kuya at ate, no? Kasama ko po yung ating mga officers ng KB Mac. Kasama ko po dito yung aming mga aspirante sa KB Mac, mga future kuya and future ate. Ay kami po yung namahagi po nitong mga bags sa mga paaralan, ano? At ito nga ay nitong nakakaraang mga linggo, umiikot po ang inyong lingkod, kasama ko po ang ating mga kasamahan, ay nag-ikot po kami, yan po, sa La Guerta Elementary School. Namahagi po tayo ng mga bags yan, may jogging pants, meron pong notebook, may mga medyas na ipinamahagi po tayo dyan po sa La Guerta Elementary School. Kasama po yan, yan po mga ibang bags na yan ay galing po sa ating kaibigan kay Mayor Isko Moreno, no? Sa kanya po nagmula yung mga bags niya. Sabi niya, Chris, tulungan mo ako, may distribute natin sa mga kabataang Pilipino itong mga gamit na ito. At nga, nagpunta rin po ako dito sa Lingga Elementary School, no? Kasama ko po itong ating mga kasandigan riders, mga JCI family po namin. Kasama ko yung ating mga kasama sa JC sa JCI Kalamba, Jose Rizal, no? Headed by our President, ang bagong-bago po naming City Councilor sa Lungsod ng Kalamba, si Pres Katrina Silva, no?
Kasama rin po namin dyan sila RVP Arvin Villa, Past President Eloisa Diaz, at ako po, Past President din po ako ng JCI eh, ng JCS, ano. Kaya love na love natin yung organization na yan. At nito nga rin po, tayo ay nagkaroon ng pagpupulong sa ating mga Muslim brothers, ano. Inatasan po tayo ng ating punong lalawigan, Governor Ramil Hernandez, na makipag-ugnayan at magpasalamat sa Laguna Muslim Community. Yan, nakikita nyo. At pinag-usapan po namin yan ay siyempre mga development, mga gusto nilang mangyari sa ating pong mga programa na ating pamahalaang panlalawigan. At salamat po sa ating Laguna Muslim Federation Council headed by itong aking classmate, si Basman. Ano? Salamat sa kanya dahil itong pagtulong natin sa ating mga kapatid na Muslim ay pare-parehas naman po. Ibig sabihin, pantay-pantay po ang pagtingin ng pamahalaan. Wala pong Muslim, wala pong Kristiyano, lahat po pantay-pantay. Pero syempre may mga iginagalang na kultura, ano? May mga iginagalang na kultura ang bawat isa. At isa po sa pinag-usapan dyan ay yun pong kanilang usapin regarding po dito sa kanilang magiging Muslim cemetery. So antay-antay lang po tayo sa huling termino po ni Governor Ramil. May mga bagay po na maia-adjust, maia-ayos. At nun nga po Monday ay ipinatawag po ni Governor Ramil ang lahat po ng punong bayan at punong lungsod. Ano? At alam niyo yun, wala nang kulay politika sa Laguna. Magkakaisa para sa mga kababayan natin dito sa lalawigan ng Laguna. At gusto ko pong banggitin yung mga bago nating mayors, ano? Dito po sa bago at mga dati na babanggitin ko sa inyo. Sa San Pedro City, bago ho ang mayor, si Mayor Art Joseph Francis Mercado. No? Si Art Mercado. Sa Binyang ay ang nananatili nating kaibigan, Attorney Armand Dimagila, siya pa rin po dyan sa Binyang. Sa Santa Rosa, ang ating kumadre, napakasusay din, si Mayor Arlene Arcillas ng Santa Rosa City. Sa Kabuyao ay bago, no? Bago din ang mayor, si Mayor Dennis Hain. Congratulations sa aking kaibigan. Sa Kalambago, ang ating bagong mayor, Mayor Roseller Rizal. Mayor Ros Rizal, kasama po ang buong team ng Kalambago, no? Si Vice Mayor Angelito Toti Lazaro, congratulations. At ang ating bagong congresswoman sa long district ng Kalamba ay si Cha Hernandez Alcantara. Ayan. Sa Los Baños po, bago rin po ang mayor, nagbabalik si Mayor Ton Genuino, no? Sa Bae ay ang dati pong mayor, si Mayor Joe Padrid. Bago din po sa Alaminos, Mayor Glenn Flores. Si Mayor Ocel Karatihan ng Bayan ng Kalawad. Congratulations, kaibigan. Ayan, bago po yan. Sa Liliw po, bago din ang mayor, Mayor Ide Monleon. No? Congratulations. Sa Nacarlan, bago rin, Mayor Elmore Bita. Sa Rizal, sa bayan po ng Rizal ay dati na, si Mayor Biner Muñoz. San Pablo City ang nagbabalik, si Ma Betting. Congratulations, Mayor Vic Amante. Sa Victoria, nanalong muli si Mayor Dwight Campitan. Sa Cavinti, bago rin po pero napakasipag din po nito, kaibigan ko, si Mayor Arantly Arroyo. No? Sa PAMI, dati na. Sa PAMI po ay dati. Ay, bago rin po dito. Medyo hindi yata naisulat. Sa Kalayaan po, si Mayor Sandy Laganapan. At sa Louisiana, Kalayaan po dati na, no? si Mayor Sandy Laganapan. Louisiana, Mayor Jomaper Alvarez. Opo. Yung PAMI, pakicheck nyo nga. Yung Louisiana, si Mayor Jomaper Alvarez. Sa Lumban ay dati pa rin po si Mayor Rolando Ubatay. Sa Magdalena ay bago rin si Mayor Peter Bukal. Ano? Sa Mabitak ay si bago rin po, Mayor Alberto Reyes. Mahihay, bago rin po, Mayor Romy Amurado. Sa Paite, bago rin. Naglaban dito siyam eh. Sa Paite, nakakatuwa. Mayor Boquet Cosico, no? Si Mayor Cosico. Sa Pagsanghan, bago rin. Kilala nyo rin. Si Mayor Cesar Areza. Ha? Sa Pakil, ayan dati pa rin. Si Mayor Vin Soriano, napakasipag. Sa Pangil ay ang dati pa rin si Mayor Gerald Aritao. Sa Pila ay dati pa rin Mayor Egay Ramos. At sa Santa Cruz po, dati pa rin po Mayor Egay San Luis. Sa Santa Maria ay dati pa rin po Attorney Cindy Carolino, si Mayora.
Siya lang po ang babae. Ah, hindi, dalawa pa ng babae. Si Mayor Arlene at sa si Mayor Cindy, ano? At sa sinuluan, si Mayor Rainier Liopando. Ayan, yan po yung mga bago at mga datihang mayor. Sila po yung mga nanalo dyan sa area na yan. No? At sila po yung mga magiging katuwang ng ating punong lalawigan, Governor Ramil Hernandez, sa mga programang ipatutupad ng provincial government, papunta sa mga city government, sa municipal government. At yun nga po ang naging mensahe po niya ay ang mga additional program ng ating gobyerno, pagtutulong-tulungan po natin, pagtutulong-tulungan ng mga bayan-bayan at naging mga usapin like yung sa Mahayhay, yung tungkol sa tulay. So pinag-usapan po nila, nagkaroon po ng maayos na dialogo ang mga mayor kung paano mas matutulungan po ng provincial government itong mga bayan-bayan dito po sa ating lalawigan ng Laguna. At ni-emphasize niya ni Governor Ramil yung ating tertiary hospital na ilalagay dito sa Bae District Hospital natin. Ayun po yung talagang pinagtutuunan po ng pansin. At the rest ay yung mga infrastructure ay dire-diretso lang po sa kanyang huling termino. Ano? At nagpapasalamat din po tayo sa lahat po ng nanalo sa pamahalaan panlalawigan. Ano? Sa mga board members natin bago. Ano? Sa amin, sa distrito namin ay yung dalawa ang si Bukal Nino Lahara, si Bukal Piwi Perez, at may bago po tayong Bukal, si Bukal Tuti Karingal. Yan. So, yan po yung mga bago nating board members sa ating distrito. Kaya napakasarap po ng feeling na tahimik, peaceful ang naging eleksyon dito po sa atin sa lalawigan ng Lago. Although may mga konting mga problema, mamaya nga makikipagkwentuhan po tayo sa ating provincial director ng DILG. Kamusta ba yung mga barangay na nagkaroon ng konting problema, na issues sila sa boat buying, etc. Ay kakamustahin natin, paano ba mag-file? Pero ano, tapos na election, peaceful na, para wala nang gulo, tingin ko, tahimik na muna. Ano, mag-obserba na lang ulit tayo, another 3 years para sa local, at 6 years para sa presidente, ano? Congratulations din po sa mga ipinaroon ng senador at ang ating vice president, ang ating kaibigan, si vice president, presumptive vice president, si Sara Duterte. At syempre ang ating presumptive president, si President BBM, Bongbong Marcos. Ayan. So yan po mga kababayan, at yung mga nagpapabati sa atin, maraming salamat sa inyong lahat. Mamaya dire-diretso lang naman po kami dito. Opo. Dire-diretso lang po tayo. Maraming salamat po. Opo, iniaayos ko po yung mga nagme-message sa akin. Ay iniaayos ko po yung sa DepEd po namin, yung ating po mga station, yung pong ating mga inilaan na mga channel sa DepEd. Ano, iniaayos po natin. At dito naman po sa Radyo Binyan, mag-uusap po kami ng station manager. Ibabalik po natin yung kanilang linya. No? Yung ating linya ng internet at ng channel dito po sa Royal Cable, para po nakahook po sila dito pa rin sa atin sa Royal Cable. Sabayan po tayong napapanood sa buong lalawigan ng Laguna ngayon, dito po sa una at ikalawang distrito, at sa ikatlo at ikaapat ay tayo po ay naka-live broadcast sa kanila pong mga station. Tama ba? No? Kaya huwag po kayong bibitaw, at mamaya po makakapiling ko po ang atin pong masipag na Provincial Director ng Department of Interior and Local Government, si Director John Cerezo. Babalik po ang inyong Kuya Sanji dito pa rin sa Laguna TV6. Ipagsabi. One-on-one with Kuya Sanji pa rin dito pa rin sa ating Laguna TV6 ipagsabi. At syempre ay batiin ko muna yung mga nakasubaybay sa atin, sa lahat po ng mga members ng Philippine Red Cross. Ito, kasama ko rin yun, director din ko ng Red Cross. Kasama ko kina Jumel Lumbres, maganda umaga. Din sa ating pong mga staff sa PIO, maganda umaga. Sa mga taga-Kapitolyo, good morning po sa inyo lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin, ano?
Sa mga subscribers din po namin sa Royal Cable, maraming salamat po. At syempre, yung pong atin pong katatapos na eleksyon, malaki yung role at monitoring na ginawa ng ating panauhin, kaya naging busy rin po ito, parang mas, pero mas busy ako dito na eleksyon. Papapatingin ko muna ang ating pong napakahusay na Provincial Director ng Department of Interior Local Government sa Lalawigan ng Laguna, si Engineer John Cerezo. Sir, good morning po. Okay, good morning Kuya Sanji. Unang-una, gusto ko munang batiin yung mga subscribers mo, followers mo, at saka nanonood nitong programa mo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At maraming salamat sa pag-imbita ko, Sanji. Lagi. Alam mo, kami ni Director Cerezo, lagi kami magkakwentuhan nito kahit saan kami magpunta. At ang pinag-usapan lagi ay ang mga development, mga programa ng ating pamahalaan. Kamusta ba ang pagsasagawa ng mga programa sa mga barabarangay? Siyempre, pag PD ka ng isang Laguna, ang hirap, medyo malawak. 681 barangays. At siyempre, yung 30 bayan natin, ano, yung 6 na syudad at yung 24 na bayan, eh, reporting lahat ng mga director dyan, mga naka-in-charge dyan, nire-report sa'yo lahat yan. Ikaw ang pinakatatay nila. Kamusta ba ang DILG family sa Laguna ngayon, sir? Maganda man ang samahan namin ngayon, ngayon mas lalo ngayon mukhang dumami yung trabaho ng DILG. Mm-hmm. Sabagkat sabi nga ng aming secretary, naging default department, ibig sabihin na halos lahat po ng pinapagawa ng ating mahal na Pangulo, si PRRD, ay mukhang sa DILG pinapagawa. Sabi nga, we are the victim of our own success, dahil nga naasahan din naman talaga ang DILG. Mas lalong-lalo dito sa Laguna, sabi mo nga, Kuya Sanji, more than 600 yung barangays natin, at lahat po yan na barangay na yan ay tinitingnan ng ating mga field officers. So, ibig sabihin, sa lahat po ng city, municipalities, may nakatalaga tayong field officers para mag-oversee ng ginagawa. Bukod sa munisipyo, lahat po, saka city, lahat po ng mga barangay official. So ganyan po kalaki yung magnitude na ginagalawan namin, mas lalo po sa compliance sa mga reports. Alam nyo naman, ito yung mandato namin na mag-supervise sa lahat ng mga local government units, at kasama na dyan yung pagsasubmit nila ng lahat ng mga requirements, mga reportorial requirements, sir, Kuya Sanji. Okay, yung last election, May 9, pagkwentuhan muna natin, may mga na-encounter ka bang malalaking problema or light lang itong mga nagdaan na to, sir? Maswerte tayo dito sa Laguna. Ma-inform ko lang kayo, ang DILG kasama po lahat po ng family, kami ay nakahouse dun sa Laguna Police Provincial Office para dun sa monitoring team natin. Mm-hmm. Ang tawag po dun ay Provincial Election Monitoring Action Center. Ito ay nakahouse dun sa Laguna Police Provincial Office. Tayo ay maswerte sa Laguna dahil ang mga natatanggap lang po nating mga incidents during the last election ay ito lang po yung mga pumalya na BCM. Bukod doon ay wala namang masyadong insidente. Kaya masasabi natin na dito sa Laguna ay talagang napaka mapayapa, naka-peaceful ng election natin dito. Tayo nagpapasalamat at least yung mga tao natin dito ay maganda po yung kinalabasan ng ating election dito sa Laguna. At satisfied naman ang ating mga kababayan sa peaceful election ng ating nalawin. Although sabi ko nga, PD, syempre may nananalo, may natatalo, di tanggapin. Pero nagpapasalamat pa rin ako doon sa mga kumakandidato. Ano ba, yes, PD? Tama. Kasi nag-o-offer sila ng sarili nila sa bayan. Correct. Hindi man ikaw pinalad, pero yung the near fact na nag-offer ka ng sarili mo para sa bayan, malaking bagay yan. Ikaw, PD, ano masasabi mo doon? Tama yun. Ito ay mas maganda, mas marami. Ibig sabihin, ay para maraming pagpilian yung ating mga butante. Of course, lahat po yan may kanya-kanyang agenda or sinasabi nating plano sa pagpapatakbo. But of course, sabi nga nila, kung sining pinalad, so yun po yung mananalo sa ating election. Anyway, ilan lang po naman yung pinaglalabanan ng mga kung konsehal po ang pinag-uusapan. Of course, kung mga mayoralty candidates, of course, ilan din po ang tumatakbo. At maganda dito sa atin,
medyo mga, kung titingnan natin yung mga nanalo ay medyo mga bata. Mm-hmm. Karamihan dito sa atin, in fact, ang newly elected mayors natin as a local chief executive ay 17. So ibig sabihin, napakarami po talagang bago at malamang yun po yung tinitingnan ng ating mga butante ng konting pagbabago dito sa ating sa pagpapatakbo sa mga local government units, Kuya Sanji. Pero siyempre, nagpapasalamat tayo kasi si Governor Ramil na natiling gubernator. Yes, at yes. Nakita naman natin ang, although tahimik lang kasi si Gobe, alam mo yung kanyang way of leading our province ay napakasimple, ano? Yes. At consistent yung kanyang mga ginagawa. Pero kailangan minsan namin sumagot din, ano? Regarding doon sa mga atake ng kalaban. Natural lang, may issue, sasagot din. Pero naipaliwanag naman po ito ng ayos. At ito nga itong mga bagay na to, yan po, dyan po nakatuon ang ating pamahalaang pandalawigan sa mga binabanggit nilang kakulangan. So, dyan po nakafocus ang ating gobyerno. At mahigit 200,000 boto po ang nilamang po ng ating punong nalawigan, PD. Kaya nakakatuwa din. At kita naman din natin ang effort naman niya na makapagservisyo lang ng tama sa ating lalawigan. Parang kayo, PD, servisyon tama lang kayo sa tama. DILG. Okay, pag-usapan natin ulit ang DILG. Siyempre, noong kasagsagan, may mga panawagan, may mga barangay officials na tumutulong sa mga kandidato. Ano ba maliwanag na mandato dito, PD? Tungkol doon sa monitoring namin, muna ay of course yung may mga insidente tayong report ng vote buying. Okay. But of course, ito ay napakahirap talagang patunayan ito. Mm-hmm. Dahil ilang-ilang parties ang involved dyan. So kung isa doon ay mag-deny, so wala ka ng, kumbaga, ay mahirap mapatunayan dahil tago ito. Tago. Mm-hmm. Although marami tayong nababalitaan, of course, tago yun. So sa ngayon, wala namang formal na reklamo. Mm-hmm. Ibig sabihin ng formal na reklamo, walang official na dumarating sa opisina. Mm-hmm. Or kahit man sa hindi ko masabi kung sa COMELEC ay may dumating, but of course sa aming monitoring generally officially wala. Of course may mga tawag, may mga text na ganon, but of course natural lang yun eh. Ibig sabihin pag election naman talaga may ganyang mga complaints o reklamo, but of course iba yung pagpapatunay na, so mahirap patunayan. Dahil nga tago, or kung meron man yan, eh talagang mahirap patunayan yung vote buying na yan. Ngayon, lahat naman gumagawa yata. yun na nga. Actually, hindi naman vote buying eh. Siyempre, nagsiservisyo, nagiging watcher, parang gano'n naman ang ano, gano'n na naririnig ko. Parang nagiging coordinator ka, tagabigay ka ng pulyetos. So, inaasahan niya, siyempre, kapag tagabigay ka ng mga pulyetos na yan o kay watcher, ay alam ko talagang may certain amount kasama sa budget ng mga politiko yan na PD. Ang tama nga ko, yes, Nandiyan. Tsaka, wala pa sa history ng election na walang ganyang balita. So, talagang ibig sabihin, normal na yan sa election. So, ibig sabihin, ay hayaan na natin yan. Normal lang talaga yan election. Wag lang talagang masyadong obvious na nakita ng or Garapal, ayun. Yung mga ganun ba? Okay, kaya ako naman naitanong, syempre may mga nagsasabi kasi yung si Kapitan, siya pa nanguna sa ganyan, so wala naman mag-formal complain kayo, di ba? Yes. Para may mahirap naman kwentuhan lang sa social media or kaya ay kwentuhan lang sa kanto na may ganong sistema nang wala namang baka mamaya mabalikan pa kayo pa kinasuhan pero paniniram puri ginagawa niyo. So sabi ko nga kanina, PD, eh kalimutan nyo na yan. Tapos na election, move on na tayo, magtrabaho na tayo. At kalimutan na natin yung, although mahirap kalimutan minsan, masaktan at dahil natalo halimbawa, pero merong way ang Panginoon eh. I mean, may dahilan ang Panginoon kung ano ang dapat mong gawin at magmuni-muni ka. Kung ikaw ay incumbent, bakit ako hindi nakagraduate or hindi ako muli napagbigyan? anong naging kakulangan ko sa aking mga kababayan? Baka naman naging over ka na, no? O kaya dati ang pamumuhay mo ay ganito lang at tapos nakita ng mga kababayan mo na ay hindi yata 'yan ang Director Cerezo ang kilala ko, no? May mga ganun eh. Ang mga tao kasi nag-o-observe lang. Correct. Okay, PD, itong ating transition na ngayon, ano? At si Secretary Anyo ay outgoing secretary na
At ang papalit ay very vocal naman sila presumptive President BBM na ilalagay nila ay si Abalos, si MMDA Abalos. Kamusta ang naging pamumuno ni Secretary Anyo sa tingin niyo, sa panahon ninyo? Yes, mapag-usapan natin si Secretary Anyo. Siya ay nagpaalam, so tinawag niya lahat ng field officers Luzon Cluster last week. Opo. So ibig sabihin, nagsisimula na siyang first kumalas or magpaalam sa mga field officers. Pero ang masasabi namin talaga kay Secretary Anyo, nung time niya, diyan talaga lumakas maigi yung DILG dahil nga, sabi nila, naging default department dahil talagang inaasahan ng ating presidente. So, ang reklamo nga ng mga field officers kahit hindi na natin trabaho ay inaako pa rin natin. But of course, talagang ganyan. Kung sino yung pinagkakatiwalaan ng ating presidente, ay talagang doon ibinibigay yung medyo masisela na utos kagaya ng mga pinagagawa kay Secretary. So, ibig sabihin talagang napakagaling niyang leader. Isa siya sa doon sa mga magagaling na leader na naging pinuno ng DILG. Kaya binigyan ng tribute lahat ng field officers siya. At kung pwede nga lang, ay kung ma-extend. Kaya lang, ay hindi naman natin masasabi kung ano yung magiging pasya ng ating new administration. Maging optimistic tayo. Ano ang napoporsight niya kay ano naman sa incoming secretary natin, kay Secretary Abalos? Sa balita natin, and of course, sabi nga, or vocal naman, or sinabi na ng ating presumptive president na susunod na DILG secretary ay si Sir Benhor Abalos. Nung siya naman ay naging mayor ng Mandaluyong, ibig sabihin, familiar siya sa pagpapatakbo ng local government units. Of course, dahil naging mayor siya, siguro makikita natin, though hindi naman natin paalam kung anong magiging polisiya niya. But of course, bibigyan niya rin diin dahil bilang kami sa local government unit sector, ayan po yung binibigyan ng halaga ng atin. Para, of course, dahil partner din natin lahat ng mga local government units. So sana po ang maging maganda rin po ang polisiya niya regarding the local government units, mas lalo sa good governance dahil po yun po talaga ang advokasya ng department, yung good governance. Dahil pag may good governance, of course, lahat yan susunod na. Magandang buhay, magandang pamamalakad, of course, yung payapang mamayanan. So, mga ganyan. Of course, sana din po, of course, pag may ganyang mapayapang pamayanan, susunod na din yan yung economic growth na sinasabi nila. So, magka-partner parati yan, Kuya Sanji. Kasi isa sa nakita ko nag-i-strong parang pinakamatigas na naging sistema niyo sa panahon ni PRRD, ano, yung implementation ng road clearing operation ng mga nakakaraan. At siyempre DILG ang nag-supervise niyan, PD. Kamusta na to? Delivery pa rin ba to? Or nung medyo nagka-pandemic ay namahinga muna? Ito yung tuloy-tuloy na programa natin. In fact, kung makikita mo, minsan may madadaanan king ginigiba yung pader dahil nag-encroach na or maraming inuhuling mga vendors dahil nasa kalsada na. Of course, road clearing, ibigay natin yung gamit ng mga kalsada sa talagang gamit niya. So, may ibig sabihin, talagang may dapat paglagyan, like vendors dapat hindi dun sa kalsada. Tuloy-tuloy ito talaga. At ito ay minamandato namin ngayon, hindi lang sa mga city or municipal mayors, ibinabana ng mga city municipal mayors dun sa mga barangay. At bilang responsibilidad nila din naman talaga na i-oversee yung kanilang local government units o yung kanilang barangay. So, ibig sabihin, pag hindi kumilos, yung mga barangay officials ay talagang kahit ang DILG ay parating pinag-i-explain sila, yung sinasabi nilang pamamagitan ng magic word na Shoko's Order, pinag-i-explain siya. Kung hindi, maganda yung explanation siya. Doon po, pwedeng magsampa ng reklamo dahil negligence yun eh, Kuya Sanji. Dapat malinis yun lahat ng... Dapat sa ngayon, tuloy-tuloy pa ito. So sana kami po ay nananawagan din sa mga
local officials, barangay officials, including po yung mga mamamayan na sana po magtulong-tulong po tayo para maging maganda rin po yung kalakaran dito sa ating pamayanan. Oo, hindi ningas kugon dapat yan. Pagka na may sumisita, inaalis. Pag umalis na yung naninita, babalik. Yes, so, pati yung mga kababayan natin, sana naman maging disiplinado po tayo kasi inilalagay nga kayo sa ayos. Kasi minsan, baka mamaya, alam niyo yun, imbis na yung kalsada ay para sa sasakyan, ma-aksidente pa kayo. No? So, mahirap naman kapag nai-involve pa sa ganyan. Sunod lang po tayo. No? Huwag po tayong sabihin, hindi na namin boboto si Kapitan kasi tinanggal itong aming ganito, ganyan. Huwag. Kailangan lawakan natin yung ating pangunawa pagdating sa mga bagay na yan. So, PD, yung pong ating nalalapit na election sa December, ano, pinag-uusapan na ngayon. Bago pala tumuloy doon, merong isang, ano, merong bagong batas yung regarding sa 2022 Barangay ang Sangguniang Kabataan election preparation sa December. Meron silang usapin. Ito. Yun tungkol sa RA 11768, yung strengthening po ng Sangguniang Kabataan. Ano po pinakasaad dito sa batas na to, PD? Unang-una, ito po yung ay amendment dun sa dating batas. Ano po? Uh-huh. Ito ay maganda ito dahil ang reklamo ng mga kabataan o yung mga Sangguniang Kabataan ay sila rin naman ay nagtatrabaho. Alam naman natin yan. But of course, ang gusto rin nila dapat din may compensation. Like for example, wala bang honorarium dyan? Mm-hmm. Of course, itong batas na to ay nagtatakda na ng mga honorarium sa lahat ng hindi lang yung SK chairman. So lahat na ng SK kagawad, pati na yung secretary at treasurer na dati wala ito. Oo. Doon sa dating batas. Kasi nung kami, walang SK treasurer, walang SK secretary, walang ganon. Yes. So, nga. Dahil napakabigat na ng iniatang sa kanilang responsibilidad. Like for example, yung financial independence na tinatawag natin, yung 10% na yon sapat sila magplano, sila ang gumasta. So yun yung isa sa mga mabibigat na nagawain ng mga SK natin ngayon. So yung 10% na yun, yun yung ginagamit nila ngayon? Yun yung ginagamit nila ngayon na may mangilang-ilan din na yung ibang mga wala pang capability, yung mga kagawa ng SK. So ibig sabihin, pag wala pang capacity nun, of course, with the permission of the SK, ang gagasta muna yung barangay dahil wala pa nga silang sa sinasabi nila, wala silang capacity. But of course, karamihan ngayon ay banded na sila. So ibig sabihin, sila yung 10% na yon, sila ang gagamit, sila ang magpaplano kung saan yung gagamitin. So ibig sabihin, kaya financial independence, inihiwalay sa barangay yung 10% na yon at sila ang mamamahala. Gusto ko lang malinawan na yung financial independence ay regarding lang sa 10% na pamamahala na pondo, hindi po yung independence ng SK sa barangay. So, ang financial independence lang ang pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan na SK, independent kayo, hindi ganun. Hindi. Ang pinag-uusapan dito, 10% ng pondo ay kayo ang magpaplano kung saan nyo gagastusin. Dito pa nanggagaling, ano, PD, yung magiging honorarium nila, sa 10% ba ito kukunin? Ang nakalagay dun sa batas ngayon, doon, isa dun sa panggagalingan ay doon sa 10% na yan. But of course, itong batas na to ay nagsasabi rin na yung higher local government units, like for example, yung city or municipal or ang probinsya, gustong tumulong din. So pwede rin yun, isa rin yun sa pwedeng panggalingan ng pondo na madadagdag dun sa 10%. Alam naman natin na kasi may mga barangay na maliliit eh. Maliliit ang kita rin. Yung kanilang ira, medyo kulang din yung pondo nila. Sapat lang, kumbaga sa personnel din ng barangay, maliit pang. Yung standardization ba ng PD, wala pa bang nagsusulong yan? Yung, bawa, ang barangay kagawad, ganito ang sweldo, ang kapitan. Yung pare-pareho, kasi ngayon parang base sa income ng ng barangay eh. May nagsusulong na niyan. In fact, may salary grade standard na siya. So, ibig sabihin ay pare-parehas na lahat niyan. Hindi lang natin alam kung anong magiging implication o nung magiging application ng implementation niya. But of course, sana ganun nga. Kasi nga, sabi mo nga, may malaki, may maliit.
mukhang dihado yung mga maliliit na barangay dahil alam naman natin na based sa ERA or doon sa NTA ngayon, National Tax Allocation, ay maliit talaga. Unlike yung mga dito sa mga syudad na talagang malalaki yung pondo nila. In fact, may mga barangay tayo na mas malaki ang pondo kaysa doon sa 5th class, 6th class municipalities natin. So ganun siya, ganun yung pagkakaiba, discrepancy ng natatanggap nila dito sa sinasabi nating honorarium pag wala ngang standardization. So maganda rin ito, kami po ay supportive dito para at least pare-pareha sila. Like for example, yung mga Sangguniang Bayan members, pare-pareha ng may salary grade na siya, governor, vice governor, mayor, vice mayor, ayan, may salary grade standard na sila. So sana, bilang sabi nga, napakalaki ng responsibilidad ng mga barangay officials natin, sinasabi nga namin sa department, na sila talaga yung frontliners natin regarding governance. Dahil sila yung unang nalalapitan agad bilang sila yung pinakamaliit na local government units natin, ang barangay. At sila yung talagang andon sa grassroots na tinatawag natin, Kuya Sanji. Oo, kaya dapat nabibigyan din ng atensyon na ma-prioritize din yung pati mga barangay tanod natin, yung mga barangay, yung iba naman, yung BNS, BHW, meron naman silang honorarium niya. Pero tingin ko pag in-standard din, kailangan kasama sila sa usaping yan para maisaayos din. Walang, bakit yun? Ang laki nang bigay doon. Bakit dito? Ganito lang. Correct. So standard, may standardization na rin yung sana yung bigay sa ating mga kababayan. Eh, marami nag-aabang, PD. This coming December 5, may naglabasa na may barangay election. Nakahanda ba tayo sa DILG? Ayun. In fact, talaga namang sa ngayon, kasama na siya sa paghahanda namin. In fact, kami ay naghahanda para dun sa capacity building natin na sinasabi nila. Then every election, lahat po ng mga newly elected ay dumadaan po sa, of course, orientation, training. At doon sa training niyon, of course, sinasabi sa kanila kung ano-ano yung magiging roles and responsibilities nila, ano yung gagawin nila sa kung anong local government units man yan, mas lalo sa barangay. Kung matatandaan mo, Kuya Sanji, nung pagka-election ng SK, hindi yan makakaupo, hindi yan makaka-assume ng office without undergoing the capacity building training na pinatakbo ng DILG. So talagang sa ngayon, dapat bago sila or maka-assume man, pero bago sila magtrabaho, dapat parating may training. Ito yung tinatawag naming Barangay Newly Elected Officials Program. Bineo Program. Bineo. So training yon, training regarding sa pamamalakad sa local government unit, including the barangay. Yeah, siyempre, bago ka dyan, hindi naman pwede yung gusto mo lang masusunod dyan. Ano? Kailangan may direction ng pamumuno natin, may direction ng gagawin ninyo. At yun nga, alam ko talaga may mga training ang DILG bagong kagawad ka o bagong kapitan ka. Siyempre, hindi mo din naman agad alam kung paano sistema sa yung mga barangay secretary, meron din silang training dyan. Ang barangay treasurer, may training din sila dyan. So, yan yung mga pag-a-adjust. At pag pinatawag kayo, huwag yung kung sino-sino pina-attend ninyo. Representative, ay ganito, ganyan, wala si kapitan, wala. Tapos pag tinanong ka, bakit hindi mo to alam? Abay, ang nakakaalam yung pinaten mo, hindi naman kayo nagkausap. Kaya dapat bibigyan nyo ito ng value, itong mga patawag na ito, kasi ito'y para sa inyo. Bakit ako kinasuhan dito? Kasi mali yung pagsistema mo ng paggastos. Bakit hindi ko alam? Kasi nga, hindi ka na-attend. Kaya dapat a-attend tayo. At makikipag-cooperate tayo ng ayos sa gobyerno. Well, ngayon naman sa lalawigan ng Laguna, nakikita ko naman ay well-guided ang ating mga barangay officials. Ano? Although may mga ilan pa rin mga tiwali na tamad, sinasabi nilang tamad at hindi nakikita sa barangay, pinapaasa ang tao. Ano? Noong nakangampanya, lagi nakangiti, nakakaway. Ay nung matapos ang wala na, hindi na makikita. Pagka nagpumasok tayo as public servant, ilaan nyo na yung sarili nyo. Tama. Na pati bahay nyo, ay alam nyo yung pinasok nyo yan, ay i-open nyo sa tao. Hindi yung lagi na lang nandito parang dito na nakatira . Kasi inaasahan kayo . O, huwag kayong kumandidato para hindi kayo asahan. Di ba, PD? Tama. Kung gusto nyo lagi nakasara ang gate nyo, ay huwag kayong kumandidato. Di ba?
kasi kumandidato kayo kasi gusto nyo ilaan ang sarili nyo sa bayan o barangay. Kaya maging responsible tayo. Wag nyo ding ano, naawa din ako doon pidin sa mga tao na binibigyan ng bariya-bariya yung 20-20 ng ano, nakakaawa minsan. Minsan may nanlolo ko. Pero what if talagang kailangan ng pambili ng gamot na lumalapit sa iyo? Di ba? Hindi naman lahat ng lumalapit sa iyo, alam mo ang pinagdadaanan. Sana 'yon. Magkaroon tayo ng assessment team. Magkaroon ka ng assessment team kayo, mga bagong konsyel natin ng bayan, ano, mga vice mayor at mayor. Magkaroon tayo ng assessment team. Kami po sa pamahalaan po ng Lawigan, yung mga lumalapit ng mga assistants, PD, ay ina-assess po ng DSWD natin 'yan. Bawa humihingi po ng tulong pag financial na tulong, bawa pambayad sa ospital. Hindi nabibigay ng ganung kalaki, pero ina-assess kung hanggang saan yung kayang ibigay sa inyo maximum. Sa scholar, ganun din. Tinitingnan din po. Mahusay ba estudyante? Walang kapasidad na magulang? Tinutulungan ng gobyerno. So kailangan maliwanag po ang mandato ng ating gobyerno na tayo ay makatulong sa ating mga kababayan. Kaya pinasok natin to, mga politiko, naandyan tayo, naandyan kayo, dahil gusto niyong maglingkod sa ating bayan, PD. Tama ka doon, PSNG. Oo. PD, last na. Ikaw ba, ano bang obserbasyon mo? Magkakaroon ba tayo ng barangay election ngayong December? O meron kang, ano ba nakikita mo? Ano na review mo dito, PD? Sa mga naririnig natin, at ayon na din doon sa mga na nababasa natin na mukhang ipopostpone nga ang barangay election dahil sa history natin wala pang nagdobling election sa isang taon. At maganda naman yung layunin nung pagpo-postpone in case dun sa nababasa natin na yung gagastusin mga 8 billion more or less. So bakit hindi natin ipagpaliban ng konti dahil pandemic naman natin na tayong pa ngayon. So pwedeng magamit pa doon sa ayuda na sinasabi natin or extension ng bayanihan program natin at maging parte siya ng ayuda yung perang gagastasin sana sa December. But of course, sa ngayon, may batas yun na dapat sa December may mangyaring eleksyon. Sa ngayon, tinitingnan pa natin kung ano yung kilos ng magiging bagong Congress, kung yun ba ay talagang ipopostpone or hindi. But of course, tignan na rin natin na ito ay pangalawang extension na. Nauna ay nag-extended na sila. So ngayon, extension na. So dalawang bagay ang tignan natin. Yung extension ba ay makakabuti sa barangay or pwede munang ipostpone natin para naman magamit din yung perang supposed to be gagamitan si election, gamitin muna natin sa ayuda. So hindi kaya maging tanong ng mga kababayan natin yan, bakit ganon? Bakit pipigilan natin ang barangay election? Ito nga, national election, mas malaki gastos. Bakit hindi na postpone? Oo nga. Actually, dalawang bagay din nga yan. Ang pamamahala kasi, kung maganda ang pamahala mo, gusto ka ng tao. Gusto ko pang pa-extend dahil kung maganda ang pamamahala mo. Para naman doon sa hindi magandang pamamahala, ay kung pwede nga lang, palitan ka na agad, di ba? So, yung extension ay of course nasa kamay na ng bagong papasok na Kongreso kung paano nila itiritrit yun, either to extend or not to extend, Kuya Sanji. Pero siyempre, gusto ng mga nakaupong kapitan at mga konsyelo ay extend. Hindi mo manis yun dahil sila ang nakaupo. Kaya magtrabaho kayo. Magtrabaho tayo. Pakita natin sa ating mga kabarangay na deserving pa rin kayong may election man o wala, nandyan kayo para sa kanila. PD, meron ka pa ba mga project, mga bagong project sa tanggapan ng DILG ngayon? Ngayon, dahil nga dun sa tinatawag nating Mandanas Garcia ruling, yung so lahat po ng ngayon lumaki na yung matatanggap ng local government unit. So ang gobyerno ngayon ay hindi na siya pinapadaan sa mga agencies unlike noon na sa amin may dumadaang pondo, ibababa mo rin sa local government unit. Pero ngayon ay diretso na yung pondo sa local government units. Ito ay pamamagitan ng local government support fund, a financial assistance sa local government unit, saka yung disaster response and rehabilitation program. So yun yung tatlo na napakalaking program na direkta ang baba sa local government units. But of course, dahil local government units,
Kami rin po ang nagmumonitor noon. So yun po yung mga minumonitor namin ngayon. Hindi na dumadaan sa amin yung pondo na yun. But of course, sa pag-implementation, dapat may agency na titingin yan. Tama ba ang pag-implement ng mga project na yan? Dahil hindi biro yung binababa dito. Million-million ang binababa dito para sa paggawa ng project. So dapat may tumingin noon. So yun po yung isa sa mga pinagkakabalan namin. Kaya may mga engineers kami na-hire, no, ilang taon na sila para mag-monitor, specifically to monitor yung mga binababang pondong yun at pagpagawa ng mga local government units sa mga proyekto. So ang LGU na ang bahala, PD, sa mga pondong yan, kung saan nila dadalhin, kung farm to market road, depende sa mga project nila, PD. Tama ka. Bago naman ibaba ay sila ay nagsasubmit na ng mga proposal. So ibig sabihin, yung pupondohan, meron ng specific projects bago siya i-release. So i-implement na lang nila 'yon. Ayun. Yung okay. Ganoon yung kalakaran ng Quezon. Itong DepEd paano, sir? May sarili pa rin sila, independency pa rin do sa pondo nila. Ang DepEd kasi may sariling pondo siya. Hindi ko alam kung mayroon siyang social project na pinapalakad, but lahat po naman ng agency ay may sari-sariling pondo 'yan. Ang sinasabi lang natin dito, unti-unti lang inaalis sa mga agency yung dadaan sa agency at ididiretso na sa local government units para naman walang sabi nga wala nang red tape, diretso na sa kanila. Less corruption. Yes, ang kaya lang natin naibigay sa amin yung role na yon, yung monitoring, dahil pag sinabi natin local government units, yun ay mandato namin mag-oversee ng local government units. So lahat ng ginagawa nila, pati yung kilos nila doon, pag-submit ng reports, ayun po yung minomonitor natin, Kuya Sanji. Ayan, maliwanag po yun sa mga local government unit, ha? Hindi dahil andyan na sa inyo pondo, bahala na kayo sa buhay nyo dyan. Hindi po ganun. Kailangan properly document. Mahirap din yun, ha? Kasi bawat sentimo, i-re-report mo. Correct. Dati, may mandate ang DILG, ito inyo, ito. Ngayon, hindi. Nabawasan kayo ng trabaho ngayon, pero mahigpit din kasi yung monitoring, medyo mabigat din ang monitoring. Before and after, kailangan na-check nyo yung mga project, PD. Tama ka doon, Kuya Sanji, kasi before sila mag-submit, mayroon ng time frame kung kailan nila matatapos. So once na hindi nila natapos doon sa time frame na ibinigay nila, ay mag-i-issue na kami ng warning. Bakit hindi nila natapos yon? At sa ngayon, marami na tayong cases na local government units na pinasoli yung pera. Dahil unang-una, bakit hindi natapos? Pag pinasoli yung pera, hindi nangangahulugan na hindi na nila itutuloy yun. Ipapasoli yung pera na ibinigay ng national government, papalitan nila yon sa sarili nilang pondo para matapos yung proyektong yon. So, ibig sabihin, magiging burden sa kanila yon. Ibig sabihin, magiging pabigat yon pag hindi nila talaga tinapos ng tama dun sa kanilang time frame or dun sa naaayon doon sa mga proposal nila, Kuya Sanji. Ayun. Maliwanag yun. Ha? Maliwanag po sa ating mga kababayan yun. Kaya dapat, magaling din yung team nyo, yung monitoring team ninyo. Siyempre, assessment. Kasi, minsan ang mayor o yung chief executive, hindi na naman niya naiintindihan minsan yan. Ibig sabihin, basta na-implement yung project, hindi na niya na mamonitor kung dire-diretso pa. Dapat may magaling kang team na isang buwan na lang tayo dito. Pag hindi ito na, patay tayo dyan. So, kailangan may magaling din tayo monitoring team. Yan ang nakakatuwa ngayon sa gobyerno kasi ultimo yung sukat ng nakita ko sa DPWH, yung sukat ng kalsada, yung binubuhos nila. Nakikita ko may picture, tapos sinusukatan, tapos may updated na dyaryo. Correct. Sabi ko, akala ko sa pension lang ginagawa yan. Ngayon, ginagawa na rin pala nila. Lalo yung monitoring team, yung malalayong area na may mga project ang gobyerno. So, yan naman dapat . Yan naman dapat, PD, na nakikita ng taong bayan na transparent ang gobyerno ngayon. Alam mo, PD, yung trust ng mga tao ngayon sa gobyerno natin, ano masasabi mo dito? Yun yung maganda ngayon kasi mukhang bumabalik na yung full trust ng mga tao sa gobyerno. So ibig sabihin, ang gusto ko lang i-point out yung mga nahalal nating officials ay ito ay public service. So, ibigay natin kung ano yung inaasahan sa atin. Tama, sabi mo nga ay hindi ka para nagpahalal lang dyan para
tumanggap ng sweldo or magmando. Hindi po. Ito ay public service na dapat ibalik natin dun sa naghalal sa atin dyan sa upuan na yan. Tayo naman ay pinagkatiwalaan lang ng mga tao sa panahon na yon. So tandaan nyo ay every 3 years ay may eleksyon. So dapat pag-igihan natin at kung ano man yung gusto ng mga tao, yun po ang ibigay natin dahil yun po ang inaasahan sa paghalal sa inyo. So ibig sabihin, sana po kung may ibigay natin or sobra pang ibigay natin dun sa mga tao yung inaasahan nila para naman yung full trust talaga na sinasabi natin ang ng mga tao sa gobyerno. After all, tayo ang nagpapatakbo sa pamayanan. Barangay government, city municipal government, provincial government, sa national government. Nagkataon lang na iba-iba tayo ng level ng ginagalawan. Ayan, Kuya Sanji. Importante kasi na makita ano ba ang gagawin nyo, ano tata. Alam mo yan, yung expectation ng mga kababayan natin, ibigay nyo. Although, hindi mo makukuha agad sa unang taon yan, pero siguro sa pangalawang taon, ay maibigay, maibahagi mo sa kanila. Yan, PD, napakadami nating kwentuhan. Siguro, baka may mensahe ka sa ating mga kababayan sa Laguna. Yes, para sa ating mga kababayan sa Laguna, unang-una kami po ay sa ngalan po ng DILG Laguna, nagpapasalamat po kami sa dito sa magandang turnout na nangyari sa election. But of course, sana po wag po tayong magsawa din na magmanman. Alam niyo po, ito yung tinatawag nating empowerment, yung pakikialam ng mga tao sa pamamahala. Anyway, tayo po ang pinamamahalaan at tayo rin po ang magiging benefit niyan. So, marapat lang na tayo ay makialam sa pamamahala. Makialam in the sense na mapaganda yung serbisyo ng mamahala sa atin para naman po tayo dito specifically sa Laguna ay gumanda lalo ang pamumuhay natin at makilala tayo sa buong Pilipinas na bilang napakagandang probinsya at napakagaling at maunlad na probinsya. Ayun, Kuya Sanji. Laguna laging una, di ba? Kaya nananatili naman po. At nakikita ko naman ang una yung replica ng peaceful election, yung replica ng karakter ng mga taga-Laguna. Kung anong klaseng pamumuhay meron ang mga tao dito. Kaya thank you rin sa inyo, PD, okay, sa matapat ninyong pagsiservisyo sa ating mga kababayan, yung pagod ninyo, hindi rin po biro ang departamento nyo kasi lahat, parang ikaw ang oversee committee lahat ng peace and order, DILG. Usapin pagdating sa proklamasyon ng mga kandidato, yes, nandiyan ang DILG. Mga usaping maliliit sa barangay, DILG. Lahat kayo ang pinakatatay ng gobyerno sa isang lugar. Kaya naman kami sa provincial government, masaya rin po kami na partner namin kayo lagi sa lahat ng gawain at sa mga isinusulong na programa ng ating provincial government. So sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin ng isang oras dito po sa ating Royal Cable TV 6. Sana po, lagi niyo po akong subaybayan every Tuesday, Wednesday and Thursday ay nandito po tayo para po makipagkwentuhan, makipag one-on-one sa ating po mga ahensya ng gobyerno, no? Mga departamento, Department of Trade and Industry, yan pong ating DepEd, DSWD. Marami po kami pagkukwentuhan dito. Sabi nga nung isang kausap ko kanina umaga, sabi, Sir Sanji, hyper ka pa rin. Akala ko tapos na election. Yung election tapos na. Pero yung pagtatrabaho natin para sa bayan ay dire-diretso po bilang happy po ng Public Information Office ng ating nilalawigan. So sa inyo po lahat, maraming salamat po sa lahat ng sumama, sa lahat po ng mga programa po namin, sa mga nabanggit kong organization kanina. Patuloy po tayong mag-donate ng dugo sa Philippine Red Cross. Kami po ni Director Cereza, pareho po kaming director sa Philippine Red Cross. Yun po, sa July po, may mga naka-line up na naman po akong mass blood donation sa ating lalawigan dahil blood donors month po ang July. So ngayon June 19, inaabangan din po natin kung ano po ang magiging activity natin sa lungsod ng Kalamba dahil po sa pagdiriwang ng kaarawan ng ating pamasamayani, si Gato Cerezal. Ano kaya meron? Ano kaya ang bagong gagawin ng bagong mayor doon sa lungsod ng Kalamba? Abangan po natin yan kasi makikipagkwentuhan din po ako sa kanila sa mga susunod na araw at panahon dito po sa Laguna TV 6. So, samahan niyo po ako lagi dito po sa ating mga programa sa lalawigan po ng Laguna. Pagpalain po tayo ng po ang may kapal.
Pangalan ko po ni Lingkod si Kuya Sanji. Pagpalain po kayo ng Pomegaman.